imbes na makasira. Nakatulong sa Bangsamoro pop singer na si Shaira Abdullah alimudin ang kontrobersyal na isyo ng pangongopya niya sa kanta ng Australian singer-songwriter na si Lenka. Si Shaira ang binyansagang Queen of Bangsamoro Pop dahil sa kanyang viral hit song na Celos na napatunayan na kinopya mula sa 2008 song ni Lenka na A Trouble is a Friend. Si Krishna Ares Glang o Ag ang sumulat ng lyrics ng Celos. Sa panayam ng Kapuso Mo, Jessica Soho, inamin ni Ag na remix ng kanta ng kanyang hinahanga ang Australian singer ang Celos. Ang Oz Productions ang record label ni Shaira. Nang magreklamo si Lenka ng copyright infringement. Kusang loob na inalis sa lahat ng music streaming services ang Celos. Pero lalo itong naging popular sa mga Pilipino dahil isa ito sa mga kantang palasak na narinig nitong mahal na araw. Umiral ang makitid na pangunawa ng ilan sa mga taga-suporta ni Shaira dahil sila pa ang nagalit kay Lenka. Na para sa kanila ay dapat pang magpasalamat dahil pinag-uusapan ang Celos na kinopya mula sa Trouble is a Friend. Hindi nagsimula at natapos sa Celos ang mga negatibong isyo tungkol kay Shaira. Napatunayang tatlo pa sa mga kanta niya, Forever Single, Pack Boy, at Machine Gun, ang inakusahang kinopya mula sa mga Indonesian song na Message Men Sintenia, Lagi Scientific, at Uwi Iu Uwi Iu. Respectively, awit ng Indonesian band na Papinka ang Message Men Sintenia, na nirelease noong Marso taong 2013, at ginamit sa kabta ni Shaira na Forever Single. Mula naman sa Uwi Iu Uwi Iu, na pinasikat ni Sita Setata noong Enero taong 2017, ang Machine Gun. Depensa ni Ag sa remixed song ni Shaira. May disclaimer ang kanilang record label company tungkol sa copyright infringement nang ilabas nila ang Celos. Pero malinaw ang paliwanag ni Attorney Jasmine Santiago tungkol sa issue. Paglilinaw niya, ang paggamit kasi ng isang kanta or artistic work or melody ng isang kanta nang walang pahintulot mula sa copyright owner nito ay violation ng ating Intellectual Property Code of the Philippines at maituturing na isang copyright infringement. Dapat isaalang-alang ito ng lahat. Lalo na sa panahon ngayon ng pamamayagpag ng social media dahil sa talamak na pangongopya, hindi lamang sa mga kanta kundi pati na rin sa mga artikulo ng mga taong nabubuhay sa pagnanakaw ng intellectual property ng kanilang kapwa.